Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batac. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kamusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga. Ang Mark Cafe, di lang kape. Ito ang coffee na may herbal pre, na pampainhance ng isipan, pampalakas ng katawan. Masarap inumin araw-arawin dahil may Panax ginseng, agaricus blase, muril mushroom at syempre spirulina. Puro ang sangkap talagang mabisa at ito ay masustansya. Di lang to, swabeng higupin, maganda din sa immune system. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee meets. Eto naman ho tayo mga kasanggang yung araw na maganda para sa inyo. Sing ganda ni ate ang umagang ito. Oy, yung mga nagtatanong sa atin kung saan makakabili ng ating Mark Capsule Food Supplement plus C mga kasangga, yan ho ay purong-purong herbal, okay, para sa ating kalusugan. Alam niyo mga kasangga, yan ho ay mabibili na po dito sa mga ating mga butika, no? Yan dyan na po yan. At syempre, tanungin niyo, syempre, yan ang pinaka-best niyan. Kasi pag hindi niyo yan tinanong, naku malawang, hindi niyo malalaman kung nasaan yun. Ah, dapat ugalihin ho nating magtanong mga kasangga. Okay, yan ho maganda dyan. Yan ating Mark Capsule Food Supplement Plus C na maganda ho sa ating katawan. Mayroon hong mga, ano yan, mayroon hong mga iba't ibang klase ng ingredients. Mayroon ho yung ginger, mayroon ho yung laman na barley extract. Okay, at marami pa pong iba. At syempre, hindi lang po yun. Mayroon na rin ho tayong bago rin na Mark Stevia Food Supplement. Yan ho, yung ginagamit na pampatamis ng ating mga kasanggan na diabetes. So, medyo mayat dahi tapot at nun itigastakit na bababa iti calories. Iti mapan, iti bagi tayo. Okay? Palusugin ho natin ang ating katawan ngayong 2021 para lumakas ang ating immune system. Buhay na buhay ang pamilya, buhay-buhay ng pisikal na pangangatawan at tayo ay malayo sa anumang karamdaman. Narito ang ilang gabay na dapat sundin sa tamang pagsusuot ng medical or surgical mask upang tiyak na makaiwas sa panahon ng pandemya dulot ng COVID-19. Una, hawakan ng mask. Ilagay ang magkabilang strap ng mask sa tainga at siguraduhin na tatakpan ng mask ang ilong at bibig. Ang may kulay na pati ang nakaharap sa labas. Pangalawa, imolde ang nose piece ayon sa hugis ng iyong ilong. Pangatlo, iwasang hawakan ng mask habang ito ay nakasuot. Pang-apat, kung marumi na ang mask, hubarin ito gamit ang strap. Pang-lima, itapon ang mask sa basurahan. At pang-anim, hugasang mabuti ang kamay gamit ang sabon na tubig o di kaya'y gumamit ng alcohol-based sanitizer. Isang paalala mula sa Mark Shield Brand Disposable Mask para sa ligtas na pamilya at buong komunidad. Pagdating sa face mask, dapat Mark Shield Disposable Mask ang natatayin disposable face mask na may 99.99% BFE or Bacterial Filtration Efficiency. Tumutugma sa highest European ISO standards EN14683 Type 2-R at World Health Organization recommendation as minimum standard. Mark Shield Brand Disposable Mask sa Mark Shield. Protektado na ang bawat kasangga at ang buong pamilya. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili na sa Batac City, DRX Pharmacy, Grizzly Pharmacy, Atavius Pharmacy, Sara, GJV's Pharmacy and General Merchandise, Family Ties Pharmacy, Calix Pharmacy, Dingras, San Jose Pharmacy at Cruz Pharmacy, Solsona, Estavillos Pharmacy, Mike and Mark Pharmacy, Pitig, Farmacia ni Doc, Vintar, St. Mary's Pharmacy at Sadamay Pharmacy, Bacara, Diane's Pharmacy, and Jack Kalin's Drugstore. Mga kasangga ni Ate Berlina Arhel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Jack ni Berlina Arhel na taga-Gabot Norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno, maimbag na kita saksaki iyo, ta iso tinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga ada saki na nga high blood. So, siyak high blood na nga high blood nga talaga, pasaran di umininom ti maintenance ko, ta napintas direk na Mark Cafe 5-in-1
1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Magatangin ti Mark Cafe 5 in 1 plus 1 Coffee Mix kaligid di butika ken drugstores iti lugar tayo. At ngayon, magbabalik ang ating kasangga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa Kasanggad Kalusugan. Yung kasanggang James Agustin Paniaga pa rin po niyo kasama for this morning. Kaya naman bubati pa rin po sa inyo ng isang magandang umaga. Naibag na yung magabigat tayo pa rin. Mga kasangga naming minamahal. Naibag na yung bag na hindi pa nag-gab-kape. Naibag na yung bag na hindi pa nagsiksik-kawil. Naibag na yung bag manan yung hindi pa nagsasango. Panag-discuss manan. O ano, panagsasarita manan. May panggap-pailang hindi pa produkto tayo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Dati na yung Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, mga kasangga. Ito ho yung ginawang kape na para po sa mga coffee drinkers na katulad natin. Ano po? Tunay na garantisado po ito. Mabisa, masarap. At syempre, may health benefits pa. Kaya naman sa mga kasangga natin na nakainom na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, nakabili na ano po sa mga butika po dito sa ating mga lugar. Nako, mga kasangga naming minamahal. Ah, kumusta ang buhay? Yan ba'y okay sa inyo, ha? Pwede niyong i-text ang inyong pangalan, yung address po ninyo, complete po dapat yan sa ating text line na 0999-69-11111. Yan ang ating text line, mga kasangga, ha? Para sa ganun eh, tayo'y magka-textan naman paminsan-minsan. O, di ba? Kumusta nga itibiyaga po? Kadigitay na gagayam tayo. Nagmamark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, okay? Alam niyo ho, mga kasangga, itong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ay produktong nilikha po ito para sa ating kalusugan. Hindi lamang po ito ordinaryong kape, mga kasangga, dahil ito po ay meron pong mabibisang sangkap katulad ng agaricus blase moril, merong mushroom extract, merong panax ginseng, at syempre meron po yung spirulina. Kaya naman digidigasangga tayo apo nga senior citizens kay kayat da iti kape iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix nga minapok at addan iti nariknada nga nagsiatan limag-anan iti Rick na ganda. Nga minapod at yung Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix kung natin nga rodin, pinapalakas po neto ang ating immune system. Okay, at alam naman po natin, ano nakapsot ti immune system iti may isang tao papagaya mida, agad problema dahi ta. Ano nakapsot ti immune system mo? Alisto ka lang makaptan iti sakit. Okay, kaya maganda ho ito, pinapalakas po ang ating immune system at inilalagay po sa tamang antas ang ating cholesterol levels. Naku po, yung mga kasangga natin na medyo mataas ang cholesterol, hindi po namin kayo tinatakot, mga kasangga, pero delikado po iyan sa ating katawan. Alam naman po natin, ano po, napagka-punong-puno po ng langis o cholesterol ang ating katawan, ay syempre wala po maidudulot na maganda po niyan. Kaya nga sa mga kasangga natin, ano po, na medyo nagkakaedad ng 30 pataas, ha? Kailangan po natin yan na mailagay sa tamang antas ang ating cholesterol levels. At hindi lang yan, mga kasangga, ito'y pinipigilan ang pagkalat ng cancer cells po natin. Kaya usong-usong ngayon yan. Di ko nga ba alam kung bakit ang daming merong mga cancer. Alam naman po natin na ang cancer, sa ayaw at sa hindi natin, mga kasangga, ay nakukuha po natin yan sa kung ano ang ating mga kinakain. Anong ating mga nalalanghap? Yan. Ano ang ating na-apply sa ating mga katawan? Yan po yan nakukuha. Ano, nagre-react po itong mga cancer cells. At pag nag-react na po yan, syempre mga kasangga, dadami ho yan. Ito hong ating produktong Mark Cafe, nakakatulong po yan. Napigilan po yung pagkalat ng cancer cells po natin. Isa hong napakaganda pong pangyayari sa buhay po natin yan. At syempre, inilalagay sa tamang antas ang ating mataas na blood pressure. O bigbigat pa lang, high blood manan ni auntie, ngamin ni uncle. Inibus na dyan Mark Cafe 5-in-1 plus 1 na coffee mix ni auntie. Gumatang ka man na dito butika, si kagad dimat antimat, ha? At syempre inilalagay po sa tamang antas ang ating mataas na blood sugar. Yan. Sa mga kasangga natin dyan na diabetic, nako po, dapat po mga kasangga nasa tamang antas lamang po ang ating blood sugar para makaiwas po tayo niyan. Sa mga medyo nagkakaedad naman na po, medyo marupok na po ang ating mga buto-buto, medyo agkubong ako na dahil, at maganda po ito
itong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, lalong-lalo na po sa mga pasyenteng may osteoporosis. Okay po? At syempre sa mga kasangga natin, pag mayroong mga nasalat-salat dyan, ano ho, na mga bukol-bukol, karamihan yan sa likod, sa braso, sa mga kababaihan, ano po yan, sa breast po, nagkakaroon po ng cancer, ay mga tumor, mga tipong mga ganun, ay pinipigilan po ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix ang sarap ng natural, ang paglaki po ng mga bukol po na yan. At syempre maganda rin hong panlaban sa malalang pagod, lalong-lalo na ho sa mga kasangga natin ng mga tatay at mga nanay na masisipag pong magtrabaho. Ano ho? Pagpagod na pagod ka na po, tapos pagdating mo sa bahay, wala kang magawa at wala kang malang mahigop, wala kang malang makain na masarap. Aba, ito ho'y kumpleto. Ano? Panlaban po sa malalang pagod o yung tinatawag nating chronic fatigue syndrome. Itong pag-inom po ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito hong baga o lungs ng bawat isa, mga kasangga, ay napaka-importante po sa buhay ng isang tao. Maganda ho ito sa panlaban sa infection. Dahil tinay lungs tayo, apo, ano, tibaga tayo ng akong kunada. At sa mga nagpapaseksi naman, ay kat dapat amon nyo apo. Nga dahil tinay Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ngamin na dahil spirulino na, napintas yung pag-flush out. Apo, kadigitin ni toxins. Nga dahil iti unag, iti bagi tayo. Okay, may isa ditan iti vowel movement. Ipanapo iti regular nga panagbawas iti sagtumunggal may isay. So, ano rumor ka diyan nyo? Medyo daangot na inya. Maganda pong iminom niyan. At syempre sa may mga sakit sa puso, nako, may sakit na nga sa puso, na heartbreak pa, ay grabe naman. Oh. Maganda ho itong panlaban sa sakit sa puso, itong ating produktong Merck Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, kasi ho yung mga ugat-ugat na open po niyan, yung mga maliliit na yan. At syempre sa mga kalalakihan, ahoy! Eto ho, panlaban po yan sa erectile dysfunction. Okay? Kaya mga lalaki, may ginseng po ang ating Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix at panlaban sa allergies at nagpapatibay po ng liver, ng kidneys at marami pa pong iba. Kaya yan, ugaliin po natin uminom ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Ito po yung kapeng talagang inihanda para sa mga coffee drinkers na katulad natin dahil purong-puno po ito ng ingredients na herbal, mga kasangga. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Magbabalik ang ating kasangga, kasamang natural blend tea drink mix with mangosteen. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga kasangga, namin pinamahal sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Kasama niyo pa rin si James Agustin Baniaga ngayong umaga. Hoy, kasama na natin ang ating bagong-bagong produkto, mga kasangga, namin pinamahal. Ito yung tinatawag natin na Natural Blend Tea mixed with Mangosteen. Ako ho, mga kasangga, namin pinamahal. Amung tayo na po, nagigiti papagayin tayo nga dumdumagdata. Amuda no, anya iti maipanggap iti mangosteen nga kung kuna tayo. Amoy, DJ, klase iti prutas. Dahil iti mangosteen na po, kat may isang klase iti prutas nga nakadado iti maitid na nga pagsayaatan sag tumunggal may sakada tayo. Good morning, karigit ay may hilig iti prutas nga gagayom tayo nga dumdungag iti radio nga agsapa. Siyang magkatabagadang umaga po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po at kayo'y tumatangkilik ano ho, sa hindi lang sa coffee, pero maging sa ating produktong natural blend tea mix with mangosteen. Hatid pa rin sa inyo ng JMAR Marketing. Ano ho, napakarami hong naidudulot na kagandahan ng katawan ng ating prutas na mangosteen. Kaya naman sa mga kasangga natin dyan na ngayon nakikinig sa atin, ano, isang beautiful na umaga, mapagpalang umaga na naman po sa inyo lahat. At syempre, ito hong klase ng
prutas na mangustin, mga kasangga, gustuhong namin na ipaalam sa inyo na meron na ho ito sa sachet, okay? Ito po yung ginawa ng Jmar Marketing, ang prutas na mangustin ay nasa sachet na. At hindi lang yan, pwede mo itong timplahin maging sa mainit at maging sa malamig. Alam nyo ho, mga kasangga, pagka mainit ho ang panahon, pwede hong tumimpla sa malamig na tubig ng ating tinatawag na natural blend tea mix with mangosteen. At ang maganda rin ho nito ay maganda ho ito para sa ating kalusugan, maging sa mga bata ay pwede hong uminom po nito. Ito ho'y hindi lamang masarap na prutas ang mangosteen, kundi meron hong mabisang taglay na nakakalunas po, nakakatulong sa mga sakit at karamdaman na meron ho tayo. Meron itong bunga na yung bilog. Ito po'y kulay lila, yung tinatawag nilang purple, mga kasangga, at makinis na balat. Isong tiraman na dito yung apo, at dahil tiraman na nga medyo nudaduma na samit nga medyo naalsam. Okay? Sweet and sour nga kunada. Okay? May mga iba't ibang bahagi ho ng halaman ng mangustin na pwede ho natin pagkunan ng maraming mga uri ng chemical at sustansya na mabalin na pong benepisyo iti salon at sagtumunggal may isa kadatayo. Alam nyo, ito dati balat na nga kung kuna daw, dati ukis na apo, dati bunga ti mangustim, ay meron huyang tannin at resin. Alam nyo ho yun, makikitaan din ho ng mangustin. Isang merong mapait na substansya po yan sa kanyang balat. Subalit, ang laman ng bunga ay may tinatawag na dextrose. O kaya ay meron din itong malic acid na siyang nagbibigay ng maasim na lasa. Itong mangustin po natin. At alam nyo ho, yung high blood pressure sa mga medyo may edad na ay winawala po niya iyon. Pinapaganda ho niya itong high blood pressure natin. Maaring gamitin bilang yung mga bunga nito bilang isang panlunas sa ating mga karamdaman. Meron din ho pwedeng gamit dyan sa ugat po niya. Pero for this time, gusto ho naming ipatikim sa inyo itong juice, itong tea na meron ho tayo na natural blend tea mix with mangosteen na nakasachet, wherein made up of mangosteen ho iyan. Yung mga ibang mga kaibigan ho natin, mga kakilala ho natin, ay bumibili ho sila lagi ng tinatawag na mangosteen. Saan sila bumibili? Sa public market, meron ho yan, may mga paninda ho yan. Pero syempre, yung prutas na yan ay medyo may kamahalan po ang kanyang presyo. Kaya ang ginawa ho natin ngayon, kami po sa Mark Cafe or sa Jmar Marketing, mga kasangga, ay nilagay ho natin yan sa sachet. Para sa ganun, available anywhere. Okay, kung meron kayong butika, may grocery-ing pupuntahan, makakabili ho kayo niyan yung ating tinatawag na natural blend tea mixed with mangosteen. Na produkto ho ng Jmar Marketing. Heto na ang tea drink na mula sa mangosteen. Pag ito ay natikman, tsak na magugustuhan. Napakasarap nito kahit anong timpla mo. Kahit sinong kasalo, mainit man o may yelo. Masarap inumin, ang dali pong timplahin. Natural blend tea, drink mixed with mangosteen. Mure na healthy pa, paborito konti drink. Natural blend tea, drink mixed with mangosteen. Hindi na bago sa ating kaalaman na importante ang kalusugan. Sa dinami-dami ng mga lumalabas na karamdaman, narito kami upang kayo'y samahan. Attention sa buong sambahayan. Para sa prutas na masarap at masustansya, mangosteen yan. Against heart attack, mangosteen yan. Immune system booster, mangosteen yan. Fight cancer, rich in vitamin C, at marami pang iba. Kaya't anong panghanap mo? Nandito na ang natural blend tea drink mangosteen. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa buong pamilya mo. Natural blend tea drink mangosteen. Iba na ang natural. Mabibili na sa paborito mong sari-sari store, groceries, drugstores, at supermarket sa inyong lugar. At ngayon, magbabalik ang ating kasangga.
Good morning mga kasangga. Ito na naman po ang inyong kasangga, James Agustin Paniaga. Ngayong umaga, siyempre, naibag na ibag abigat yung amin papagamid, ha? At siyempre, ating pag-uusapan na naman ngayon ang mga health tips at mga kung ano ang mga dapat natin gawin, ano nga ba ang mga ito, paano nga ba ang sintomas, mga tipong mga ganyan, ano? Patungkol pa rin po ito sa ating kalusugan, mga kasangga naming minamahal. At sa ngayon, ha, take note mga kasangga, binabati natin ang magandang umaga na naman. Dagiti kasangga tayong tricycle drivers, jeepney drivers, ha? Magandang morning sa inyo mga bus drivers natin. Isang magandang pakikinig time. Sa mga kalalakihan po tayo ngayon, at syempre, tipagsasaritaan tayo po, dagiti na ibagbagada, nakadadun iti makapadpadas, kan nakadadun iti madandanagan. May panggapay laing iti dito yung klase iti sakit. Dahil iti bagbagada ng prostate cancer. Okay? So nga tataka, digiti kalalakihan, digiti padang lalaki po, amun tayo dapat noan niya digiti sintomas, dahil iti bagbagada ng prostate cancer, when o dito prostatitis. Ayun pa rin sa pananaliksik mga kasangga, dahil yung prostatitis nga kung gunada o ang pamamaga ng prostate dahil sa infection sa mga sakit na maaaring makukuha ng mga kalalakihan, actually sa edad na 30 years old pataas, ayan po yung edad ng karaniwang tinatamaan ng klase ng sakit na ito. Ayon sa research mga kasangga, maaaring ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pamamaga sa daanan ng ihi ng mga lalaki ay sa pamamagitan ito ng pagpilipit o kaya itong sumisikip itong ugat o kaya yung tube na yon na daanan ng ihi. At syempre, no, mapilipit nga kasdiyay, mga kasangga naming minamahal, kat nasakit nga rumwar. Okay? Hanggang normalan di jay panagdaloy iti isbu tayo. Yan yan. Sa mga sintomas po niyan, isa sa mga pangunahing sintomas, ha, no, amuhin tayo, no, at da iti ibagbagad ng sakit, iti prostatitis, wano prostate, ay yung masyadong pag-iri. Diyan nga parami nga, iadak mo iti umisbo kat awan iti rumwar. Kat kaadwan ka digiti lalaki nga papada tayo, mga kasangga, ay at da iti kastuinan nga klase iti sakit. Dati nga hangat tuloy-tuloy iti inna panagisbo. Okay? May isang sintomas dita. Wano sa anti, may isang sintomas dita. Dati, kanayon ka nga kraisbumat. Nakarkaro iti rabi. Numan bumangon ka, numanin umisbo ka, numan bumangon ka, mapangkamanin umisbo. Yung malimit, mga 10 times above, mga tipong mga ganyan. Abay, delikado po yun. Dapat po, pagka ganun na po yung nangyayari sa atin, ay we advise na dapat magpatingin na po tayo sa doktor. Huwag po kayong matakot. Kasi yan po, pagka nalaman po na mayroon, ibig sabihin, ay mas maigi pong maagapan. Pero mas maagapan pa kung sa ngayon na wala ka pang nararamdaman na ganyan, mga kasangga, ay kumain o kaya uminom na ng mga dapat na inumin o kainin na mga sustansyang mga pagkain, lalong-lalo na po sa herbal. Katulad po ng Mark Cafe 5 Bin 1 plus 1 coffee mix mga kasangga, ito po nagdi-diffuse, pina-flush po niya ang anumang meron na i-stock sa ating katawan. It's all because of this spirulina. Isa na po yan. Ano po? Kaya sa mga kasangga natin, we advise you also, habang maaga pa mga kasangga, uminom po tayo ng Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Ito po yung kapeng punong-puno ng herbal. Meron po yung agaricus blase moril, mushroom extract, panax ginseng, and spirulina. Okay, so tuloy po natin ito. Mayroon pong tatlong klase ng prostatitis na tinatawag. Okay, sa research natin, ito ay ang acute bacterial prostatitis. Meron din naman yung chronic bacterial prostatitis at yung tinatawag na chronic non-bacterial prostatitis. O chronic pelvic pain syndrome. Yan. Tatlo po yan. Tandaan po natin yung tatlong yan. Prostatitis, yung tinatawag na acute bacterial, chronic bacterial, at saka yung chronic non-bacterial prostatitis. Okay? Ito pong sakit na nararamdaman sa acute bacterial, mga kasangga, hangag papada, ana, iti riknana. Nga madda iti kaslapan na riknana, iti chronic bacterial prostatitis, nga medyo naut-ut. Okay? Da iti duamat, pwedeng gamutin ng antibiotics na to. Oo, kaso nga lang, hindi natin ibig sabihin na guaranteed na magagamot po yan ng antibiotics. Okay?
Pero yung karaniwang prostatitis na tinatamaan ng kalalakihan ay ang chronic non-bacterial. Okay, 90% po yan ayon sa research ng mayroong prostatitis ay non-bacterial ang klase ng sakit na yan. Okay? Ang mga mayroon nito ay nakakaranas ng pananakit ng likod, etik sakit, agut-ut nga itilikod mo, narigat nga makaisbo. Okay? Sa kabila ng pagiging non-bacterial nito. Siyempre, nukasta nga narigat ito mismo, nasakit itilikod. Dapat agpa-check up tayo apo niya. Kasi for now, actually wala pang lunas para sa chronic non-bacterial prostatitis. Dahil na rin sa posibilidad na ito ay pabalik-balik po. Ano po? After 6 months, 5 months, tapos babalik na naman. Kaya minsan, ti advice apo, digiti doktor ka digiti pasyente da, masapol da iti counseling. Ngamin apo, digiti da duma, handa nga mismong maawan wano matay iti da ito klase nga sakit no digat matay da ti depress. Depression kasi pampanunutan da. So dapat there is a counseling, mga kasangga. Okay? Malaki rin ang tsansa na magkaroon ng pamamaga sa prostate ang lalaki, lalong-lalo na kung ito ay meron pong tinatawag na sexually transmitted disease o yung urinary tract infections. Okay? Ito nangyayari sa mga edad 40. Okay? Pababa ang tinatamaan ng naturang sakit na ito. Alright, kaya sa mga kasangga natin, ano ho, dapat po lagi po tayong listo, dapat alerto po tayo, dapat po lagi tayong may presence of mind, okay? Inu-observe natin dapat ang ating health, ang ating kondisyon, okay? Pero bago pa man yan, ika nga, prevention is better than cure. Kaya nga meron po tayo nitong produktong punong-puno ng herbal, mga kasangga. Upang sa ganun, malimit nating inumin ito, ang pag-ilom po ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural ay nakakatulong po na mapagaan at mapaganda ang ating pakiramdam. Iyan ang ating pinag-usapan ngayon, okay? Patungkol pa rin sa prostatitis o ang prostate cancer. Babalik po ako later on. Ako po si James Agustin Baniaga. Magandang umaga, mga kasangga. Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa Lawag City. Glencoe Enterprise, 6J's Pharmacy, Pinili, RG's Pharmacy, and General Merchandise, Batac, F. Pascual Pharmacy, and Roxanne's Pharmacy, Pawai, Jeff Drew Pharmacy, and Butika de Pawai, Kurimao, Gliance Pharmacy. Mapagayam, may samanin mo mininom ti Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, itin tayo mga gan. Anya, di complete name mo tatay, kuya? Carmelito E. Ramos, Barangay 7, San Manuel Sarat. Ano ti Awan ti O'Brien, kuya? Ako, di sir, farmer si di sir, di pag-O'Brien. Balin, dyan ka mga diabetic ko, di sir, at ako. Kung nga bakteriya mo na daman, sir, bakteriya di dyan, diabetic to. Nung kano kayo nga nagsakit? Nanipod di July. Kumusta nga itat ako yan? Medyo simbaran ta ba? Sincera ta. Nanipod di diminom. Kiti ko sir, kat medyo nakapsuta kiti nga ko. Nakamaka kuti nga makabangon. After 3 days, marinalo ta kala pimbik sa ti resistance sa napantibag bagi ko. Dati kas nalagaan. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Magatangan karigiti butika kan drug stores. Dito'y lugar tayo. At ngayon, magbabalik ang ating kasangga. Alright, mga kasangga, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa Kasanggad Kalusugan. At syempre, ang inyong kasanggang James Agustin Banyaga pa rin po ang kasama for this morning. Syempre, ha, atin na pag-usapan ang mga health tips na naman at kung ano meron sa the healthcare workers na may edad 6 na po pataas. Dagdag ni Loretche, naging pataas ang pamamahagi ng Sinovac vaccine sa ilang paggamutan sa Central Visayas. Inabi pa ng opisyal ang matitirang bakuna ay ibibigay umano sa ibang frontliners na pumili ng mabakunahan ng naturang brand mula sa UK. Sa ngayon, nasa 200,300 sa medical workers ang naturukan na ng bakuna contra COVID-19 at 52 ang nakaranas daw ng adverse effect. Samantala, lalagdaan na ng pamalaan ngayong araw ang COVID-19 vaccine supply agreement nito para sa US-based pharmaceutical company na Novavax. Ang presidential spokesman Harry Roque na naturang supply agreement deal ay naglalaman ng 30 milyong doses ng COVID-19 vaccines para sa bansa. Pero ayon kay Roque, sa ngayon ay hindi na muna niya iahayag kung magkano halaga ng gagastusin ng gobyerno sa pagpili ng naturang mga bakuna. Iniwala ang
ng WHO o World Health Organization na mababakunahan kontra COVID-19 sa ilalim ng COVAX facility ang 20% ng mga Pilipino ngayong taon, kasabay na rin ang inaasahang pagdating ng 4.5 milyong karagdagang doses ng bakuna sa susunod na buwan. Ayon kay WHO Representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abayasing, nagpupursige ang COVAX facility na matugunan ang layo nitong mabakunahan ang 20% ng populasyon ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, inasang darating na sa bansa sa bagong buwan ng Mayo ang ikalawang batch ng bakuna mula sa AstraZeneca. Samantala, sani puwersang babantayan ng Philippine National Police at AFP ang ilang mga individual o grupong nais magsamantala at manloko ng kapwa. Ito ay ayon kay PNP Chief Police General De Bolzinas kasabay ng paglarga ng vaccination program ng gobyerno kontra COVID. Ayon kay Sinas, kumikilos na ang PNP Anti-Cybercrime Group para bantayan ang social media katuwang ang AFP. Bagamat wala pa namang naiuulat, posible na kasing magkalat sa merkado mga peking bakuna kontra COVID na lubhang delikado po ito sa kalusugan at kaligtasan ng sambayanan. Kung kaya't panawagan ng PNP maging mapagmatsyag laban sa mga manggagancho at ugaliing pong makibalita sa mga lehitimong source ng balita tulad sa DWIZ. Ang bilang ng mga nurse sa ilang ospital sa Metro Manila. Dahil kay Dr. Alfonso Nunez, ang medical center chief ng ospital, bagamat handa ang ilang pasilidad sa East Avenue Medical Center. Nagkukulang naman ang mga nurse na nag-aasikaso sa mga pasyente. Dagdag ni Dr. Nunez, kailangan nilang mapunan ang kulang na 30-35 nurses. Ngunit wala nang interesadong mag-apply. Ani at tumaas na rin ang demand ng mga nurse sa labas ng ospital at ang iba ay nakukuha na ng trabaho sa iba't ibang ahensya. Bukod dito, maraming nurses na rin ang nagpositibo sa ospital na isa sa sanhi kung saan lalong lumala ang pagdami ng kaso ng COVID-19. Hinimok namang ospital ang publiko na patuloy na tumalima sa mga health protocols upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. Samantala, magpapatupad na lamang ng granular lockdown sa mga piling lugar na may mataas sa kaso ng COVID-19 ng mga local government units sa NZR. Itong napagkasunduan na Metro Manila Council bilang tugon sa pagsirit ng mga natatalang kaso ng COVID-19. Ayon kay MMC Chairman at Paranaque City Mayor Edwin Olivares, may kapangyarihan ng mga alkalde sa NZR na magpatupad ng granular lockdown sa mga barangay, sityo, business establishments, kabahayan o compound sa kanilang nasasakupan. Samantala, inaag naman ni Manila Mayor Isko Moreno na hindi ito magdadalawang isip na isailalim ang buong lungsod sa lockdown kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Gayunman sa ngayon, dalawang barangay pa lamang ang isasailalim nito sa localized lockdown sa loob ng 5 araw. Ito yung barangay 351 at 725 na may 12 at 14 na aktibong kaso. Isasailalim din umano sa lockdown ang Malate Bayview Mansion sa barangay 699 na may 14 na kaso at yung Hop-In Hotel na may 3 kaso. Sisimula naman ang lockdown bukas araw ng Webes mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 12 ng hating gabi ng Lunes, Marso a 16. Sa DWIC Balita, pangumaga, Philippine Standard Time, alas 7:16 ng umaga. IC Balita Nationwide. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8-12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1-2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be MX Extraordinary with MX3. Dad, agad na pala ang pabansang iba ng Pilipinas. Tama. Ang atila ay mabagsik, matapang. Maaari itong mabuhay mula 30 to 60 years, 8 beses na mas malakas ang kanilang paningin. Ang galing ng Agila. Anak, pwede ka rin maging parang Agila. Paano, Dad? Ayon sa Isaiah 40:31, lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala sa Panginoon. Lilipad silang tulad ng mga Agila. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Isda! Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Capital. May tamang lasang pagod sa presyong kayang-kaya. Gin Capital. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Capital. Kayang-kaya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gin Capital. Kayang-kaya mo yan.
IZ Balita Nationwide. Alas 7:17 na po ng umaga, Miyerkules. Kami pa rin yung mga kasama, Edwin Eusebio, Alex Santos. Inatasan na ng Department of Interior and Local Government o DILG lahat ng LGUs at PMP na ipatupad ang crackdown na sa mga lumalabag sa ipinaiiral na quarantine protocols. Paitingin pa rin ang pagpapatupad ng minimum health standards matapos tumaas ang higit sa 3,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Inutos din ang DILG sa Joint Task Force Shield na magkalat ng mga polis para i-monitor ang mga lalabag sa ipinatutupad na health protocols. Dahil dyan, bubuo ang PNP na Special Action Force para sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19. Ang mga Pilipinong sumusunod sa minimum health protocols tulad ng pagsusot nga ng face mask at face shield at pag-observe sa physical distancing. Batay ito sa resulta ng tugon ng masa survey ng Octa Research Group kung saan 67% ang tumatalima o sumusunod ting mas mababa sa 91% na nagsusot ng face mask, percent na ang naka-face shield naman. Ayon sa research, 68% ng adult Pinoys ang regular na nag-oobserba sa physical distancing kapag may kakausapin sa labas ng kanilang tahanan. 64% naman ang regular na nagsusuot ng face shield kapag lalabas at 89% ang nagsasabing lagi silang naka-face mask kapag nasa labas ng bahay. Ang survey ay sinagawa ng Octa Research gamit ang face-to-face interviews sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas. Iniyag naman ang mga economic managers ng bansa ang kagustuhan ng mga ito na tuluyang buksan ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng pagsirit ng kaso ng COVID-19. Sa isang joint statement, binigyan din ni Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, Finance Secretary Carlos Dominguez at Budget Secretary Wendell Avizado na pupwede pa rin ituloy ang pagbubukas ng ekonomiya, lalo na't patuloy ang ginagawang vaccination program ng gobyerno. Dagdag pa naman ito, makatutulong din ang paglikhapan ng mas maraming trabaho ngayong taon. Gayun din, ang pagpapatupad ng recovery package at ang pagsisiguro na ipatutupad ang vaccination program sa lahat ng adult population sa bansa. Sa huli, nanindigan ng mga economic managers ng bansa na sumunod lamang sa umiiral na health protocols contra COVID para ligtas na mapasigla ang ekonomiya. Kukuha ng mas marami pang contact tracers ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority. Ito sa gitna na rin ang patuloy na pagsirit ng kaso ng COVID sa buong bansa. Ayon kay MMDA Chairman Benhar Abalos, sila mismo ang kukuha ng contact tracers na itatalaga nila sa mga local government units sa Metro Manila. Inihagpa ni Abalos, sakaling matukoy bilang contact, kagad nilang ihiwalay ang mga ito at kailangan anigan nilang matutukan ang tahanan, hanay ng transportasyon at ikatlo ang workplaces. Sinabi ni Abalos, magpupulong ang Metro Manila Council ngayong Linggo para talakayin nga ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 lalo na sa NCR. 73% ng mga Pilipino naniniwalang naging malapit o close sila sa kanilang mga kapamilya dulot ng COVID-19 pandemic na dahilan kaya't maraming nananatili sa bahay para makaiwas sa infection. Kailman lumalabas din sa tugon ng masa survey ng Octa Research Group na 50% ng 1,200 respondents pataas ang nawala ng trabaho o pinagkakitaan at 28% naman ang nakaranas ng stress o matinding pagkalungkot. Sa mga nakaranas ng closer ties sa kanilang pamilya, ang pinakamataas na porsyento na itala sa NCR, 80%, Luzon, 82%, Visayas, 56%, at sa Mindanao, 63%. Sa epekto naman ng pandemya sa ekonomiya, pinakamalaking bilang mula sa 50% ng mga respondents na nawalan ng trabaho ay mula sa NCR pa rin, 60%, at pinakamababa sa Visayas, 45%. Ang face-to-face survey ay sinagawa mula January 26 hanggang February 1. O pare, kung meron kang dapat ipagpasalamat sa COVID, yung family bonding. Yun. Nagkaroon ng uli. Closeness, no? Naniniwala sa Labor Secretary Silvestre Belli III na hindi na kakayanin pa ng gobyerno na muling pasailalim sa hard lockdown sa gitna ng pagsirit ng kaso ng COVID-19. Sa pahayag, sinabi ni Belli na kung muling ipatutupad ang mahigpit na lockdown sa Pilipinas, mas palalalain ito ang unemployment o yung bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Mababatid na ayon sa ulat ng PSA o Philippine Statistics Authority, nadagdagan ang bilang ng mga unemployed sa bansa sa 1.6 million. Kung kaya't paalala ni Belio sa publiko, sundin ang ipinaiiral na health protocols contra COVID-19.
Maagang sisimulan ng Department of Education o DepEd ang registration para sa school year 2021-2022. Ayon kay DepEd Undersecretary Jess Mateo, nakatakda na nilang isagawang early registration sa Marso 26 sa pamagitan ng remote registration. Tatagal lamang anya na turang aktibidad hanggang April 30. Kabilang naman umano sa mga maaring makapagtala sa early registration na lahat ng incoming kindergarten, grade 1s to 7 at 11 sa lahat ng pampublikong paaralan. Nilino naman ni Mateo na optional lamang ang pagdaraos ng early registration sa mga pribadong paaralan. Matatandaang nakagawian na ang pagdaraos ng registration tuwing huling linggo ng buwan ng Enero kada taon. Pero dahil sa COVID-19 pandemic, ay nagkaroon ng pagbabago sa school calendar. Gayun din sa petsa ng pagdaraos sa maaga magpapatala ng mga estudyante. Paliwanag pa ng kagawaran, makatutulong sa bawat eskolahan na agad matukoy ang bilang ng kanilang mga enrollees upang mapaghandaan ang pasukan lalo na nananatili ang banta ng COVID. 112% 112% ang katumbas ng 2.1 milyong unit ng bisikleta ang inangkat sa bansa noong 2020. Ito'y batay sa datos na idalabas ng Bureau of Customs at NEDA o National Economic Development Authority. Ay kay Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Canrucua, ang pagdami ng bilang ng mga naiangkat na bisikleta ay palatandaan o indikasyon na maraming mga Pilipino ngayon ang nagnanais ng bagong paraan ng transportasyon, lalo na ngayon kasagsagan pa rin ng pandemya. Sa iba pang balita, ikinabahala ng United Nations ang nangyaring pagpaslang ng mga pulis at militar sa 9 na aktivista sa bansa. Matatandaan noong linggo ng magkakasunod na operasyon ng mga pulis at militar sa Batangas, Cavite, Laguna at Rizal. Sabisa na rin ang search warrant laban sa mga rebelding grupo. Ayon kay Ravina Shamdasani, tagapagsalita ng Office of the High Commissioner for Human Rights, kanila ikinabahala ang pagpatay sa 9 na individual, lalo na ilan sa mga ito ay kabilang sa fishing community, labor rights, housing at indigenous rights activists. Ang pagpatay anya sa mga ito ay indikasyon ng pagtaas ng kaso sa bansa ng karahasan, pananakot, pananakit, ganyan din ang red tagging o pag-akusa. Nakabilang ang mga ito sa rebelding grupo lalo na mga nagtatanggol ng karapatang pantao. Sa isa pang report, Senado nagkasundo na ipagpatuloy ang pagtalakay sa usapin kung dapat i-criminalize ang red tagging. Ang detalye niyan mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Hindi pa muna isasara ng Senado ang usapin kung dapat i-criminalize o hindi ang red tagging. Pumayag si Senator Panfilo Lacson, sponsor ng committee report tungkol sa red tagging, sa rekomendasyon ni Minority Leader Franklin Drilon na huwag muna isara ang nabanggit na issue, sa halip hayaan na patuloy itong matalakay hanggat may ma-file na kaukulang panukalang batas sukol dito. Sa committee report ng Senate Committee on National Defense and Security, nakasaad na hindi na kinakailangan gawing krimen ang red tagging dahil sa mayroon namang batas sa ilalim ng revised penal code na maaaring gamitin sa paghain ng kaso ng mga biktima ng red tagging. Samantala, iginiit ni Senate President Vicente Soto III na kung gagawing krimen ang red tagging kung saan sinasabing marami na ang napapatay, paano naman ang drug lord tagging? Tanong ni Soto ay kung paano ang drug lord tagging dahil may mga mayor na naakusahang drug lord na napatay ang pideya at pulisya. Ayon kay Drilon, maaari itong isama sa gagawing pag-aaral na kung sakali ay maaaring humantong sa paghain ng panukalang batas. Ayon kay Soto, nais lang niyang ipunto na hindi maaaring gawing krimen ang red tagging dahil meron na naman anyang mga batas na magagamit para makapagdemanda ang mga biktima nito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Thank you, Sally. Sunod natin sa Patrol 45, Paring Raul Esperas. Paring Raul, go. Yes, Raul. Alright, hirap ang signal ni Raul. Samantala, yagis lang ho namin ng communication sa atin. Sa ilang pangulat, dinipensahan ni National Security Advisor Hermogenes Esperon ang utos ng presidente na patayin ang armadong mga rebelde sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Esperon na kung makikita ng tropa ang kanilang mga kalaban armado, dapat niya itong barilin dahil baka maunahan pa
ang tropa ng pamahalaan. Gilit o Gates pero na dating general, ang utos na shoot to kill ng pangulo ay malinaw para lamang sa mga makakaliwang grupo gaya nga ng New People's Army. Wala pa. Samantala, umakyat pa sa 1.6 million ng mga Pilipinong walang trabaho sa Enero taong ito. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, nasa 8.7% ang unemployment rate sa unang buwan ng 2021 at ito'y anya ay katumbas ng 4 milyong Pilipino may edad 15 pataas na walang trabaho. Sinabi pa ni Mapa na ang unemployment rate sa taong ito ay mas mataas sa 2.4 million Pinoy na walang trabaho noong January 2020 at bagyang mataas din kumpara sa October Labor Force Survey na nasa 3.8 million. Samantala, batay sa Labor Force Survey ng PSA o Philippine Statistics Authority na natili sa 91.3% o katumbas po yan ng 41.2 million Pinoy adults na may trabaho nitong Enero. Sirado ang pamahalaan na magdeklara ng state of emergency dahil sa patuloy na pagsirit ng African Swine Fever o ASF na pumepesto ngayon sa mga piggery at mga baboy ayon nga kay Senator Cynthia Villar. Chairman ng Senate Committee on Agriculture, kung magkakaroon ng state of emergency, mag-alalaan ang gobyerno ng pondo na magbibigay tulong sa mga magbababoy na mapipilitang ipapatay na ang kanilang alaga dahil nga sa ASF. Ipinabatid naman ni Agriculture Secretary o Undersecretary Ariel Cayanan, nagpaabot sila ng ayuda para sa mga baboy na nagkakasakit. Ngunit, sinabi naman ni Villar na hindi ito sapat dahil mabagal ang pamimigay. Una, sinabi ng Department of Agriculture na maglalaan sila ng 28 bilyong pisong pangtulong sa mga magbababoy dahil nga sa ASF. Balikan natin si Patrol 45, parang Raul. Go! Pinabantayan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines at kanilang minomonitor ang aktibidad sa Taal Volcano. Ito'y matapos na itaas ng PBOX ang alert level number 2 sa nasabing vulkan. Sa ayon kay Eric Apolonio, wala naman dapat ikabahala ang mga commercial flights na dumadaan sa bahagi ng Taal Volcano. At kung sakaling umaktibo man ito ay maaring magpalamas ng notice to airmen o NOTAM para sa lahat ng mga commercial flights na daraan sa nasabing lugar. Raul Esperas, Patrol 45, Lagun San Pilometodo, Lakas, DWIC. Maraming tayo mga balita sa amin pong pagbabalik ni Edwin at Alex, 7:30 ng umaga. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide ay sabayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpilan ng RPN Radio Philippines Network, DZRL Batac, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos. Mas pinalawak na pagbabalita, IZ Balita Nationwide. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita, mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882, mas todong lakas, mas pinakihinggan ng buong bansa. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7-8 oras na tulog. Kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be MXtraordinary with MX3. Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882.
makarinig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ882, mapapakinggan worldwide. To the new normal, Eternal Plans plan holders can pay their plan installments at any branch nationwide of the following banks: City State Savings Bank, Plan Bank, RCBC, UCPB, and China Bank Savings. For online payments, plan holders may use the PayMaya app. For plan holders abroad, payments can be made through RCBC Telemoney Facility. Plan holders may also pay at any outlet nationwide of CIS Bayad Center or Western Union USSC. Payments using credit cards are also accepted using its auto-debit facility. For more information, contact Eternal Plans at cons@eternalplans.net.ph or at telephone number 02-8706-3562. WIC, mapapakinggan sa makabagong radio na sa inyong telepono. Log on www.bwic882m.com. Please, like and share. WIC. IC Balita. IC Balita Nationwide. Alas 7:33, kami pa rin yung mga kasama. Edwin Eusebio. Alex Santos, ay good news! Muling magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Meralco para sa buwan ng Marso. Yeah. Sa inilabas na abiso ng Meralco, magbabawas sila ng 36 centavos sa kada kilowatt per hour sa March billing. Ito dahil sa mas mababang generation cost at refund order mula sa ERC. Katumbas ang bawas singil ng 72 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour at 180 pesos naman sa mga kumusumo ng 500 kilowatt per hour. Mababatid na ito na po ang ikalawang sunod na buwan ng nagtapyas sa singil ng kuryente, Meralco, at pinakamababang rate mula noong August 2017. Kaugnay ng balitang yan, makakatanggap na ng disconnection notice mula sa Abril ang mga customers ng Meralco na hindi pa nakapagbabayad ng kanilang bill matapos ang palugit sa lifeliners hanggang March 31. Ayon sa mga makatatanggap ng disconnection notice o kabilang sa mga makatatanggap ng disconnection notice, ayon sa Meralco, ay mga customers nilang nabibilang sa low-income group. Ngayon man, sinabi ng Meralco spokesman Josel Dariaga na handa naman silang tulungan ang kanilang customers para makapagbayad ng nagamit ng kuryente basta't makipag-ugnayan lamang agad-agad sa kanilang tanggapan. Nagmumura ay uubra pang mamuno sa bansa. Ito ang tila requirement ni Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo matapos isulong ang pagmumula sa angka ng mga Duterte na nababagay mga siwa sa bansa sa susunod na 6 taon. Dahil dito muli iginit ni Panelo na dapat tumakbo bilang magkatandem sa 2022 sina Davao City Mayor Sara Duterte at Pangulong Duterte na magsisilbing performance test ng eleksyon para mapatunayang may ito sa kanyang panunungkulan tulad ng build at pagtugon sa COVID-19 pandemic. Nagagawa 'yon. Hinihingian niya ng pagkakataon ng Duterte dahil kailangan magkaroon ng continuity ang legacy. Mga tinanim, mga binhi na umuusbong na. Ipinabatid ni Panelo na nakikita niya sa mag-ama ang political will, integrity at malasakit sa tao. Batangas, pakinggan niyo ang balitang ito. Naka-alerto ang Provincial Disaster Risk Reduction Management ng Batangas sakaling tuluyan ng puputok ang Bulkang Taal. Tiniyak ito sa DWIC ni Lito Castro, ang pinuno ng PDRRMO, matapos itaas alert level 2 ang Taal Volcano kung saan may pitilang tinututukan ngayon at nagbabantay sa mga peacekeepers. Yung po sa paligid, kung ang tinutukoy po sa mainland, meron po tayong mga binabantayan na mga nag-maintain po ng mga peacekeepers. Meron pong window hour sila nung alert level 1, pero ngayon ay nililimitahan po natin yung tagal ng kanilang activity doon at hanggat maaari po ay iwasan at wala pong pupunta sa mismong isla. Pinalilimit po namin yung itinatagal nila doon para maiwasan nga po just in case na may emergency ay madali po sila makalikas.
Sinabi pa ni Castro na hindi naman kumalma ang Bulkan Taal kaya't hindi rin sila nagre-relax sa kanilang seguridad. Hindi naman po siya nagbumaba level 0. Uh-huh. Talagang may abnormalities kaya ang amin pong level of preparedness ay talagang amin pong ikinukonsidera lagi. Yun po mismo isla, tinitiyak po namin sa inyo kasi nung Enero nga po yung mga ilang nagbalik doon ay nailikas na po. At yun nga po sa ngayon, yung mga halimbawa, yung mga nagpapatuka ng isda na nagpapahinga sa isla, ako, yun, ay ipinagbabawal na po yun ngayon. At yan po ay bantay sarado po ng PNP at ng Philippine Coast. Si Elito Castro, pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Batangas sa panayam ng DWIZ. Sa iba pang balita, inaasahan darating sa bansa sa March 17 ang 105 Pilipino mula sa Myanmar. Kasunod rito ng pagsuyod ng Philippine Embassy sa Myanmar sa mga Pilipinong nasa naturang bansa para maiwasan po ang baka sila ay maapektuhan po ng protesta na gaganap doon. Tiniyak ni Philippine Ambassador to Myanmar Eduardo Capunan Jr. ang paghahanap sa mga Pilipino sa Myanmar, lalo na yung malalapit sa protest sites, ay tuluyan pong sinisecure. Ayon sa United Nations, 54 na nasawi at nasa 1,700 ang naaresto sa mga pagkilos dyan ho sa Myanmar. Samantala, pakinggan mo rito, partner. Yes. Just quietly vanish into the night. Wow. O tahimik ang maglaho sa gitna ng dilim. Mm-hmm. Ito ang payo ng Malacañang kay dating Philippine Ambassador to Brazil, Maricu Mauro. Makaraang pumalag ito sa pasya ng gobyerno, napatalsikin na siya sa pwesto. Ayon ka presidential spokesperson Secretary Harry Roque. Mahirap sabihin na wala itong pagkakamali dahil kitang-kita ito sa bidyong kumalat online. Ayan o, kitang-kita o. Dagdag pa ni Roque, napakahirap kalaban ang physical evidence. Yun. Gaya nga ng video. Mababatid na kumalat online ang video ni Mauro na sinasaktan ng kanyang kasambahay o maid na kaupuan niya Pilipino. Sa huli, giniit ni Roque na mahirap ng ihirit na muling buhayin ang investigasyon sa issue, lalo't mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagpasya rito. Magulat ka kung yung maid ang nanakit ng ambassador. Yes, just quietly, partner. Just quietly vanish into the night. Ayan o. Kitang-kita o. Inatasan naman ni Justice Secretary Minardo Guevara sa NBI, head na si Eric Distor na magsagawa ng parallel investigation sa kasong pagpatay kay Albayog City Mayor Ronald Aquino at sa tatlong iba pa. Ipinabatid ni Guevara na inatasan na niya kumilo sa kaso dahil lumalabas sa paunang investigasyon na may sangkot na miyembro ng PNP. Base naman na sa initial report ng mga polis, dalawang grupong nasasangkot sa Marilan. Grupo ni Aquino at grupo ng mga polis mula Integrity Monitoring. Lunes, pinaluna ng bala ang sasakyan ni Aquino sa barangay Lunoy sa Kalbayog. Na ikinasawi na alkalde at dalawa nitong kasamahan. Kinonde na nga ng Malacañang ang pagpaslang kay Kalbayog City Mayor Ronaldo Aquino ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque. Naalarma ang palasyo sa naturang pagpatay sa opisyal dahil baka ito ang pagsisimula ng karahasan. Dahil sa politika, sa gitna naman ng nalalapit na eleksyon sa 2022, kiti Roque, walang puwang ang political violence sa Pilipinas dahil nasa ilalim ng demokrasya ang bansa. Dahil isang mayor pong pinatay, baka ito'y simula na naman no, ng patayan dahil sa politika sa panahon na papalapit na ang eleksyon. At saka itong political violence po has no place in a democracy. Kinukundi na po natin yan. Inigyan ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Oras na natin, alas 7:40, magbabalik po kami. IZ Balita Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid ng Gene Capitan. Kayang-kaya mo yan. Congratulations to Isuzu Gencars Makati and Isuzu Gencars Santa Rosa for winning Isuzu Philippines Corporation's 2020 Grand Slam Dealership Awards. Isuzu Gencars Santo Tomas Batangas for their outstanding performance in the commercial vehicles category and Isuzu Batangas City for their outstanding performance in the parts and service category. Visit their website at www.isuzu-gencars.com.ph to get the latest deals or book a service appointment today. You can also follow them on Facebook and Instagram to get updates on their latest promos and events.
Health Protect Dialysis Clinic invites you to drop by our clinic at De La Rosa Corner Amorsolo Street, Makati, for you and your loved one's dialysis needs. Our clinic treatment packages are at a very reasonable rate, and our clinic can accommodate walk-in patients or as per schedule, card holders, PhilHealth members, and PCSO beneficiaries. We value life. We care. For more details, please check our website, www.healthprotect.com.ph, or you may email us and call for reservations at reno@healthprotect.com.ph, 0922-321-0566. Appraisal and quick processing. Avail of a City-State Savings Bank Jewelry Loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Narito ang mga programa sa hapon dito sa DWIC. Alas 12 hanggang alauna ng hapon, Tambayan sa DWIC. Malayang kwentuhan sa mga trending na balita. Pinangungunahan ni Attorney Trixie Cruz Angeles, Attorney Nick Nangit, at Attorney Ahmed Paglinawan at kanilang mga kabarkada. Alauna hanggang alas 2, Pilipinas. Ngayon na ni dating Press Undersecretary Robert Rivera. Tuwing Lunes at Merkules at Martes, Huwebes at Biyernes, In the Heart of Business, Tina Maru, Pahati Sarne, at Lito Gagney. Alas 2 hanggang alas 3, Buhay Metro ni Aida Gonzalez. Kasama ang kanyang mga piling panauhin na gumagabay sa atin patungo sa positibong pananaw sa buhay at espiritual. Alas 3 hanggang alas 4, Sulong na Bayan ni Loli Acosta. Umaalalay sa sektor ng mga manggagawa sa loob at labas ng bansa. Alas 4 hanggang alas 4:30, ay si Balita Nationwide Panghapong Edisyon ni Ramon Ilagan at Edwin Eusebio at DWRC Reportorial Team. Alas 4:30 hanggang alas 5:30, teka-teka ang masayang tambalan ni Ramon Ilagan at Senyor Ray Pacheco. Yan ang mga programa sa hapon dito pa rin sa DWRC 882. Subaybayan! DWIZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Balitang pangkalakalan. Inaasahang magkakaroon ng pagtaas ng sahod ngayong taon ang 8 sa 10 kumpanya sa bansa. Yes. Wow! Ito'y batay sa pinakuling budget planning survey report ng Willis Towers Watson. Kung saan lumalabas na 82.4% sa mga kumpanya na nagsabing magtataas sila ng sahod. May sahod na, may sweldo pa upang mabigyan ang pag-asa ang kanilang mga empleyado sa gitna ng pagpapatuloy ng pandemya. Samantala, lumalabas rin po sa naturang survey na bumaba ang bilang ng mga kumpanyang nagbaba ng sahod, kung saan umabot lamang ito sa 5.5% noong 2020 kumpara sa taong 2019 na nasa 6% lamang yung pagbaba. Based doon sa consultation nila sa mga empleyado. Sabi nyo, gusto ba ninyo manatiling kumpanya? Kung ayaw ninyo, eh magsasara na lang tayo. Pero kung gusto nyo magpapababa tayo ng sweldo, siguro mga 10%, okay lang yun. Yung iba naman na ino-offer ng early retirement. Yun. Balitang pangkalusugan. Ang luya. Yun. Luya is ginger. Ginger. Yan. Alam niyo ba yan eh bukod sa pampalasa partner. Maraming taglay na nutrisyon para sa katawan. Oh. Kilalang halamang gamot yan mula sa China. Yes. Para China pala nagdala dito niyan. Ginger. Nakatutulong ang luya sa digestion, nausea, panlaban sa tarangkaso at sipon. Tama. Isa rin sa benepisyo ng luya ay maaari itong maging gamot sa sakit dulot ng dysmenorrhea para sa mga babae. Nagtataglay rin ang luya ng tinatawag na 6 gingerol substances na may anti-cancer properties, maaaring panlaban sa pancreatic cancer, breast cancer at ovarian cancer. Bukod dito, nakatutulong din ang luya na makaiwas sa pagkakaroon ng heart disease.
Ayon sa mga expert, ang luya ay maraming taglay na nakatutulong sa kalusugan, ngunit hindi ito alternatibong gamot sa anumang uri ng sakit. Tayo mga broadcaster, luya ang pantapat natin kapag tayo po ay nawawala ng boses. Sa labat. At sa Bisaya pa, naluya ka? Ano ibig sabihin nun? Nang nangihina ka ba? Eh di magluya ka. Karambola, nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host na programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, and Attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola! Nationwide na! Magandang araw po! Ito po si Attorney Ferdy Topacio na nag-aanyaya sa inyo dito sa DWIC 882 AM at live streaming. Mapapakinggan ninyo ako sa programang Yes, Yo! Lunes hanggang Biyernes, nationwide at worldwide. Mga balita, komentaryo, panauhin mula sa politika, showbiz at iba pa. At syempre, may musika at konting intriga. Lahat ng hindi ninyo nakikita, ipakikita ko! Lahat ng nakatago, ilalabas ko dito sa Yes, Yes, Yo! Topacio! Kita-kits! Yeba! Balita sa labas ng bansa. Ito, nababahala po ang Buckingham Palace sa naging revelasyon ng Duke at Duchess of Sussex. Ito pa tapos ilabas ni Meghan Markle ang pagiging racist ng palasyo. Lalo man o sa ibang kulay ng anak nila ni Prince Harry. Ayon sa Buckingham Palace, pag-uusapan nila ito sa pribadong pamamaraan. Dineakrayin ang palasyo na pagtutuunan ng pansin ang nasabing alegasyon, samantala halos 12 milyon na nakapanood sa panayam ni Oprah Winfrey sa mag-asawang sina Prince Harry at Duchess Meghan Markle. Samantala, halos 400 katao na ang dinapuan ng bagong variant ng COVID-19 sa Japan. Hoy! Ayon kay Tomaya Saito, namumuno sa Center for Emergency Preparedness and Response, ang naturang bagong variant ay hindi katulad ng naitala sa United Kingdom, South Africa at Brazil. Dagdag ni Saito, marahil ang bagong strain ay nagmula sa ibang bansa. Bukod rito, pinag-aaralan ng mabuti kung anong klaseng strain ang tumama sa mga residente sa Japan. Samantala, sinabi ni Saito, maglalabas sila ng buong detalye matapos masuri itong mabuti at malaman kung anong klaseng strain ang nasabing virus. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang pagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Bagong adventure na kasama ang sasakyan di lang pampamilya. Pwede rin pang-business. Siguradong matibay at marami ang makakasakay. Choose the perfect one from Photon's wide range of passenger vehicles. Transvan 13-seater. Transvan 15-seater. Transvan HR. Traveler. Traveler XL 19-seater, Tuano, Tuano Executive, Thunder, and Toplander. Hashtag Kayang Kaya sa Photon. For inquiries and promo discounts, reach your nearest Photon dealer or call their sales hotline at 0999-999-9998. It's clear that you don't want this anymore. I don't understand you. You never try to understand me. Hello, you're breaking up. Are you breaking up with me? Wait, what?
Struggling to connect with those who matter? Switch to Smart LTE. Still the Philippines' fastest mobile data network awarded by Ookla. Based on Ookla's analysis of speed test intelligence data for 2020. I miss you so much, Sab. Aww. Keep up the speed. Get a smarter TNT SIM now. Balitang sports na tayo. Siyempre, real sports from Anthony Suntay. Ano itong, mayroon pa bang Olympic qualifying tournament, Anthony? Yes, tama yung sinasabi mo, Alex. Alam mo, magkakaroon nga ng Olympic qualifying tournament sa darating na Hunyo. Ngayon, naglabas na ng panayamang samahang basketball ng Pilipinas kahapon sa isang press conference. Sabi ni SBP President Alpan Lillo na walang mga PBA players na sasali dito sa dalawang tournament actually. Yung una yung nabanggit mo, yung Olympic qualifying tournament na gaganapin nga sa Hunyo at saka sa huling window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ang sabi kasi niya, yung PBA kasi mag-umpisa na sila sa Abril. At pagkatapos nun, they will have a 10-month schedule. Sabi niya, ayaw daw niya sirain yung schedule ng PBA. So, ang mangyayari ngayon, puro cadets ang kanilang gagamitin. Ngayon, going to your question, sa darating na Hunyo, may gaganapin na Olympic qualifying tournament sa Serbia. So, that's going to be composed of 6 teams. The Philippines was invited to play dahil hindi na makakasali yung New Zealand. Nag-back out sila eh. Dapat New Zealand nakasama dun. Ngayon, iisa lang ang mananalo dun. And the Philippines is bracketed together with the Dominican Republic at Serbia dun sa Group A, Alex, eh. Kaya medyo mabigat-bigat yung ating mga kalaban to be able to go to the Olympics kung pagpapalain po tayo. At kung matutuloy yung Tokyo Olympics, Alex, talagang dadaan tayo sa butas ng karayom. Pero sabi nga ni Alpan Lillo, sabi niya, ang mga sasali dito sa ating cadets pool ay yung kasama sa 2019 draft class na si Isaac Go, Aline Bulanadi, Ray Suerte, Mike and Matt Nieto. Pagkatapos nun, yung apat na Gila selections na pipiliin sa susunod na linggo sa PBA draft na si Will Navarro, JD Tungkab, Taddy Rangel, and Jordan Heading. So those are 9 players. Pagkatapos nun, sabi din ni Alpan Lillo na nakausap din nila si Kai Soto. Sabi niya, in fact, sabi niya, he is part of the list. We have just talked to him. We haven't finalized our calendar yet. But once we do, we will share with him what the plan is. And depending on what he is doing, align that with others. But as far as I've said in the past, he's welcome to join Gilas Pilipinas. Yun ang sabi ni Alpan Lillo. So siya, at pagkatapos nun, kasama din si Ange Kwame ng Ateneo dahil magiging naturalized player na siya. So yun yung magko-comprise nung team natin para sa Gilas Pilipinas, Alex. Ayun. Yung mga Dilian nyo kasama ba, Anthony? Yes, they're also part of it. And that, you know, that was going to be my next part. Sabi niya, aside from that, they will be beefed up by top college players. So yun nga, kasama yung Deliano brothers, kasama din si Kobe Parasjan. So again, it's a pool of 20 to 25 players ang gagawin nila, Alex. Mag-iinsayo muna sila. Yeah. Bago nun, a week before, pipili nila yung 15 players that will be part of the actual lineup. And then, they will choose 12 players dun sa actual 15 for the particular game. So pwedeng palit-palitan yun. Yeah. Basta 12 lang ang pwedeng maglaro. Pero 15 yun nandun sa lineup. Okay, sige, good luck. Anthony, thank you so much. Have a good day, everybody. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Linda po, 37. Ready sa anumang emergencies dahil sa ipon. Power! This is Alice, 31. Pwedeng mamili kahit walang cash dahil sa ipon. Power! Hello! Joshua po, 25. Nakakapagbayad ng bills anytime, anywhere dahil sa ipon. Power! Adam Richards po. At tulad nila, may power ka na over your ipon with Cebuana Luwilliard Micro Savings. May ATM, cashless, at online transactions para handa ka sa anumang sitwasyon at transaction. Sa Cebuana Luwilliard Micro Savings, simulan mo na ang iyong ipon. Power! Cebuana Luwilliard Rural Bank is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas. Summer na! Ngayong buwan ng Marso, may bagong promo ang Clean Fuel para sa mga VIP cardholders. Sa 2,816 points lang, may desk fan at blender ka na. Perfect para sa summer. Makakakuha ka ng points sa bawat litro ng pagkarga ng diesel, Clean 91, Premium 95, at Auto LPG sa Clean Fuel. Ano pa ang hinihintay nyo? Kumuha na ng VIP card at magpakarga na sa Clean Fuel. Quality fuel for less. Per DTI permit number FTEB 112572 series of 2021. Real Sports, the Anthony Suntay sa DWIZ 882. Hoy! Sumayin nyo po isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide dito po sa DWIZ. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Komentaryo numero. Kami po inyong mga nakasama ngayong umaga. Edwin Yusef. Alex Santos. Susunod na po. Karambola. Bye.